Ito ang inyong arsobispo, si Monsignor Leonardo Legazpi ng Caceres. Nagsisigawan ang mga taong nauna at sumusunod sa kanya. Hosana ang anak ni David. Pagpalain ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Ipinagdiriwang natin ngayon ang Domingo de Ramos, ang Palm Sunday. Ang pagdiriwang na ito na kahit na naganap nang meron ng mahabang panahon, ay patuloy pa rin may taglay na dalawang aspekto. Ang aspekto ng misteryo at ang aspekto ng isang hamon. Ano ang aspekto ng misteryo at ano naman ang aspekto ng hamon? Ang misteryo ay nababalot sa malungkot na katotohanan. Ito ang huling linggo sa kasaysayan ng buhay ni Jesucristo. Isang linggo pagkatapos ng maingay at masayang pagsalubong kay Jesus ng mga tao habang sumisigaw na Hosana, isang linggo lamang pagkatapos makikita natin si Jesus na nakapaku sa krus at ang tanging atin madirinig ay ang kanyang naghihingalong salita, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit? Ito ang misteryo. Ano naman ang hamon sa atin? Ang atin mga kalye, tulad ng sa Jerusalem, ay umuugong sa ingay ng mga salungat na paninindigan. Paninindigan politikal. Araw-araw na ginawa ng Diyos, nalilito tayo sa mga palitan ng pagbibintang, sa mga di matapos na investigasyon. Ang mga ito sa halip na makatulong sa pagkakaisa ng ating bayan ay lalo tayong nagkakahati-hati. Sa halip na magbigay lakas, ang mga ito'y nagpapalabo sa ating pananaw sa isang maunlad na bayan. Ay, kay lungkot. Kay lungkot para sa ating lahat. Hanggang kailan pa tayo matututo? Kailan pa tayo matatauhan? Ang Semana Santa ay ang tamang panahon para sa ating pagmumuni-muni. At ang ating pagmumuni-muni ay dapat magdala sa atin sa pagbabago. Reflection should lead us to conversion. Ang tunay at dalisay na pagmumuni-muni ay dapat magbukas ng ating mga mata na ang paghanap ng katotohanan ng katarungan ay hindi makikita, hindi matatagpuan sa mga bagay na purely economic, political, and even military solutions. Sapagkat sa katotohanan, ang tunay at wagas na lunas na hanap natin ay di matatagpuan sa sophisticated economic techniques or political platforms or military power. It is to be found in a person whose life and teaching went contrary to the offerings of this world with its temptations of power, wealth, and pleasure. Yan ay walang iba kundi si Jesucristo. Tingnan ninyo kung paanong pumasok sa ating kasaysayan si Jesus. Sa isang mapapambabang paraan, nakasakay sa isang abang asno at nakikinig di lamang sa sigaw ng hosanas, kundi pati sa iyak ng mga maralita, ng mga biktima ng injustisya at kasinungalingan. Bilang pagtugon sa ating pagkagutom sa katotohanan at katarungan, idinusay niya ang kanyang sarili bilang katotohanan at ang kanyang buhay bilang daan patungo sa katarungan. Ako ang katotohanan. Ako
ang buhay ni Jesus.